mga teams. No, hindi. Actually, same, ano? Same. Okay. Ang binan nila is, same pa din kung magnanatalya ban dito ang next play EVOS. Mm-hmm. Kasi kay kanina pa nila hindi binibigay talaga kay Kedot. So, most likely, Joy pa rin ang route ng banning dito ng side ng Onyx Philippines. May kita mo kung gaano nila ka, kumbaga, gaano nila kabasa yung bawat players dito and even yung draft patterns din, no? At yung mga heroes na dapat mong respetuhin. And isa doon ang isang Natalya, no? And ngayon, parang napapaisip ang next play EVOS, is it worth it na itanggalin muli ang isang Natalya knowing na napakarami naman pwedeng ipangsagot? Pero same, okay, same pattern sila dito. Natalya ay aalisin muli ng next play EVOS. May certain sabihin na natin may certain respect level ang isa yung mga drafter netong mga teams ito, yung kanila mga coaches sa isa't isa. Grabe yung respeto nila, tinanggal na nila agad yung Natalya, pero Onyx, buo sa loob nila eh. Kumbaga hindi na sila nag-antay na mag-ban. Mm. Parang, ban mo si Joy. Bakit? Ayoko sumaya eh. Parang ganun. Binan din nila yung 1-1, ayaw natin ang lumilipad. Oo. Mm. Pero tingnan natin na kung yun pa rin ba ang aalisin. Kasi sa ngayon, kung maaalala natin from games 1 and 2, wala yung kadita para sa side ng Onyx Philippines. Pero next play EVOS ngayon, liliko ba sila doon sa ruta? If yung binan nila kanina, mm-hmm, actually, kaya ang dami ng open sa kanila. Baka pwedeng farsa to. Uy, may ibang plano. So iba? Ano na to, sabi natin kanina, we've mentioned yung Goyang DR's hero pool. So, kung magdidigi, kung nagban silang digi, actually, kung ilabas niya yung Selena dito, hindi ako magugulat eh. Selena? Diba? Tapos yung mga AOE type of heroes are definitely effective ang Valentina niya kanina. So, why not kuhanin pa rin yung Valentina? So, pero, since nagdigi nga sila AOE, either mag-hard tank na sila para dun sa kay Sky Brusco DR. Pwede yung Selena, pero ang pinaka-problema naman na nakikita ko doon is same thing as last time, di ba? Yung Divine Judgment pa isa-isa. Oo. Mm. Valentina. So baka yun yung maging problema nila. Actually, ang ganda ng pagkakabana dito ng Onyx, tinanggal nila yung Kadita. Mm. Para dumating na sila sa point na, uy, teka lang ah, nagban ng Digi para may plano to ah. Hindi naman siguro atas to, baka Kadita. Ay, oo. Tinanggal na nila bigla eh. Yeah. Oh, pero kanina din binan nila. Game 2. Okay. Ooh. Okay. So, ngayon? Fredrin, Valentina, mga ganyan. Pero kanina pa nila binibigay yung Fredrin Farsa. Oo nga. Hindi sila nagpe-Fredrin. Actually, Valentina talaga prior nila. Mm-hmm. Pwede sila kumuha ng Valentina. Pero, I get the idea eh, na parang ano, ba't ka, kung kaya mo naman kunin yung Fredrin Airstrike, secure mo na lang yun. Secure mo na lang yun. Makukuha mo din naman eh. Same para may access option ka pang iba. And wala talagang palit sa pattern. Walang kapalit-palit sa pattern. Chantel, tama yung forecast mo dito. Walang palit in terms of the pattern. Ano pa rin to? Replica pa rin. OEM boss kapag ka Farsa at saka ano pa rin to? Farsa at saka Fredrin. OEM. Hindi, pero kasi nag-make sense eh. Kasi nabanggit nga ni Butters, hindi mo na kailangan kumuha ng Farsa kasi nandiyan naman yung Valentina para kunin with that IMU. Tapos samahan mo pa ng mga dashes and yung pokes na meron yung Shadow Strike and Arcane Shade, hindi biro yun eh. And eto na naman yung ruta na pupuntahan nila, Fredrin. Binago na nila. Okay, Kari. Oo, kasi kanina, game number 2, after kuha ni Valentina, ang naging trade ng next play EVO, di ba, kinala Valentina, Fredrin Farsa, kinuha nila Kari Yujong. So, pwede kuhanin ulit yung Yujong dito, Beatrix. Hmm? Sabihin na lang natin. Wait lang. Grabe naman. The dairy product of MPL Philippines. Ah, okay. Grabe, ang fresh. Ah, oo nga, no? Sabihin na lang natin na... okay. The dairy product. Ako... Hindi ako nagme-make sense kasi sa akin yung drafting pattern. Ito, nababalik ko na yung thought process ko. Maraming salamat, Manjin. Bakit ka nga naman kukuha agad ng Farsa kung kumuha na agad yung kabila ng Valentina? Yep. Mm. So it defeats the purpose. May post-war na sila. Kumuha ka pa, nagmadali ka sa post-war mo when you can have secured ang isang carry para sa side mo. Mm-hmm.
Pero second phase ha, if ever man na hindi kukuha ang Onyx Philippines dito ng Farsa, maaaring tanggalin ito para sa side ng Onyx Philippines. And ngayon, Yusong. Oh. So sila naman ang hawak ng isa sa mga heroes na malakas mag-zone, which is the Yusong. Dalawa na yung ginamit kanina na next play, Evos, ng game number 2 na nasa side ngayon na ng Onyx. So parang taste of your own medicine ang kanilang playstyle or ang kanilang strategy for this game. And I think medyo mahirap for Brusco DR to have those successful Numenum Blasts kasi yung etong Yuzhong, even yung Fredrin, ang dami pang pigil. But the good thing here is meron silang Akai. So parang playstyle naman to ng Onyx before na nakita natin MPL Season 10. So they will ban out Claude. So parang finoforce nila ngayon ang side ng Explo Evos to use and get Beatrix. Brody is open, by the way. Pwedeng magtanggalan sila ng Brody dito, pero I don't think na isa yung malaking threat para sa side ng Onyx, if ever. Well, basically, no, may Fredrin ka tapos may Yuzhong ka, parang ang sakit nga ng hirap idea ng ano. Ang sakit nga sa idea ng Brody pick na pwedeng tanggalin, pero mas pinili nilang tanggalin dito yung Claude. Claude and Glue. Claude and Glue. Mm. Yep. Yeah, pero ano, yung magiging huling ban dito ng Onyx, wala pa silang position 4 dito. So, yun nga yung naiisip ko eh. Tinanggal na ni Eve. Pwede nilang tanggalin dito yung Farsa. And Farsa nga ang aalisin ng next play Evos dito. Super Friends, ano yung mga heroes na possibly na pwedeng kunin niya? Grabe yung ginawa dito ng next play Evos. Sabi niya, ayaw nyo nang gagayain ng Valentina na ulti. Sige, huwag nyo na lang din kuhanin. Tanggalin natin yung Farsa, tanggalin natin Eve. But it's gonna be Ruby. So, no surprise na maging X-factor dito para sa side ng Onyx Philippines is the hero for Super Friends. So, again, napakalalim ng hero pool ni Super Friends. Basically, same lang sila ni Goyon DR Melissa. Wow. Uy. Okay. Tapos walang Farsa tsaka Eve. Ang hirap targetin. Wala, na-pick na rin yung XP lane. Ang hirap pumasok nung Yuzhong. Wala ka ding lapo. Okay. Pero meron silang savior. Yun yung pinakasagot na meron lang dito. Yung side ng Onyx. Nagigets ko yung worry na meron yung Chantel na wala talaga natapos sa Melissa eh. Mm. And nagigets ko din yung worry niya kasi for the savior to counter the Melissa, kailangan sobrang ganda ng early game na meron ang savior. Yeah. Madami siyang kills na dapat makukuha. Mm-hmm. Isa rin kasi itong savior sa mga sabihin na natin na tawag dito item dependent hero na parang para sa akin effective naman, so kailangan nga talaga magkaroon ng early game na maganda nitong savior na to. Oh, kailangan na mangyari dito para sa side ng Onyx is mapataba na agad nila yung carry kasi it takes so long para sumakit yung savior, but meron silang pang counter sa isa't isa. Pero mahirap talaga yung kay Ate Melissa. But we'll see kung paano execution dito sa ating games. Kay Tita Mel pala. Si Tita Mel. Sakto kasama si Boyet. Parang yan yung magkakaan eh. H bracket. Tita Mel. Yeah. Tita Mel. Tito Boyet. Yan. Okay, so balik tayo sa ating laban for game number 3. NXP Eve versus Onyx Philippines. Very standard naman yung nagiging rotations dito ng magkabilang panic. At priority yung top lane ng NXP Eve. Pero uy, grabe yung poke na ginagawa dito ng kanilang kupunan. And very effective yung ginagawa dito ng NXP Eve kasi parang you're limiting the opportunity for Kekedot na magbigay ng vision and information para sa kanyang team. So, speaking of which, kitang-kita naman, kinailangan niya umuwi. So, medyo mas makakapag-roam around ngayon si Brusco DR as compared to him. Well, looking at yung ating mapa ngayon, kung papansinin natin, sinusubukan din nila Brusco talaga na bantayan dito or palamangin ng todo si Doming. Dahil nga naman, si Nets
Ang pinakatalo niya dito sa Melissa, yung early game, yung ano, yung haras, yung laning, yung range talaga kasi talong-talo siya. Oy, pero aabutan ng charge habang si Keke Dut ay aatras na nga rin. Pero ito yung maganda eh, kasi napipilitan si Keke Dut na tumambay doon sa gold lane. Well, in fact, itong si Bruce Godiar, ipabalik-balik lang, galing siya sa mid, pupunta sa top, and dapat yun din yung maging response dito ni Keke Dut. Oo, kailangan talaga maging mirror muna pagdating sa mga post five, pero hindi ganun ang nangyayari. So we have 5 seconds before this turtle objective. At ang side ng next play, Evos, ang bilis na nakapwesto agad ni Boy at Deer. Actually, pares lang sila na mabilis dito ni Sansui. Pero tatama doon yung taunt. Habang heavy spin, okay, so may idea na dito ang Onyx Philippines na walang heavy spin. Itong si Boya DR, habang papasok na nga itong si Ding DR at si Goyong, inabawas na yung kanyang black form. Tatama yung Sun and Sinsu, hindi makakuha ng kill. Tumama na rin yung Numinum Blast at si Ryota ay makakabawi na. Keke Dut naman with two spooks, pero flicker gagamitin para makabawi sila doon ng kill. Sobrang crucial nung heavy spin na yon. Nung nakita nila yung heavy spin na nagamit na ang call, balik tayo, kumuha tayo, nasa atin ang advantage. Kaya naman mas nakuha ngayon or mas nakuha ng Onyx ang turtle objective. And going back to that last team fight, we really have to commend yung ginawa din ni Goyong Deer na nag-flicker para makasecure ng kill. Para at least kahit pa paano meron silang bawi against Onyx Philippines. But Onyx Philippines, definitely, ito na naman yung sinabi natin na lamang sila pagdating sa objective taking. And we have to commend Sensui's retribution on that. Dahil dyan, level 6 as compared to Boyet DR, still at level 5. Mm-hmm. Nakikita natin dito yung presensya nila Keke Dut. Alam nila dito ngayon na, uy, lamang na lamang tayo, pwede tayong maghanap ng mga pick-offs. At dito mo din makikita talaga kasi na baka si Keke Dut yung pinaka-X-factor talaga nila dito. Ang dami niyang pwedeng pigilan dito. Isipin mo, isang magandang pwesto lang, kaya niyang pigilan yung Numinum Blast. Mm-hmm. Pero dito naman, sa may bandang gitna. Okay, nagamit actually ni Sensui yung kanyang retribution. Pero sapat pa naman yung window na yun para antayin na mabuhay itong turtle. So, tamang pistuan lamang muna sila dito sa damo. Oh, nagkakaramdaman lang din talaga si Bruce Godiar and even Keke Dut. Paunahan na lang talaga yung magkontrahan. Sila lang din naman nagkokontrahan eh. Nagiging mahirap lang naman para kay Keke Dut kasi merong added na terrified kanina with the Goyong DR, pero iba yung rotation na pinapakita ngayon ng next play Evo. Same with Onyx Philippines. So, gamit na gamit ang mga brushes natin ngayon. Kung sabi natin kanina before this game, baka magbugbugan agad, pero hindi, baliktad pala ang ginagawa ng mga teams natin. Oops, pero yung charge, hindi ko connect. And sa ngayon, si Sensui ay inilapit sa kanya yung turtle na ito. Brusco and si Doming nakaabang doon. Pero yung Black Dragon form mula kay Ryota ay tumama! Yung Numinum Blast at si Ryota dito ay pagilid-gilid lamang habang si Keke Dut naman. At si Ding DR na may kukuha yung kills and Sue and Ryota is down. This is the second time that there is a setup from Brusco DR. Second time this series. Kanina din yung turtle objective nung game number 2, ganun na ganun din ang pinwestuhan. So, knowing na ganun ang mga plays or mga Numinum Blast possessions from Brusco DR, definitely for Onyx Philippines, kailangan nilang bantayan yun the next time nakukuha sila ng objective. So, 3-1 ang ating score. Next play, Evos, is 1.3k gold lead. At ang ganda ng initiations nila ngayon. Masyado atang na hype dito yung side ng Onyx dahil sinubukan nila kunin yung Lord, yung turtle rather, doon sa kanilang Fredrin na merong Ahai. Mm-hmm. And usually, hindi talaga nagkakaroon ng magandang resulta kapag may heavy spin pa yung Ahai, tapos ikaw, Fredrin ka. So ngayon, baka kailangan humanap ng ibang approach na itong side ng Onyx. Kasi kung straightforward ang approach mo dito, gagawin mo lang kung ano yung meron at face value, I don't think na mananalo kayo sa mga team fights na yon. Oh, kailangan nilang gumawa ng space ngayon for Super Friends kasi gaya ng sinabi ni Butters kanina, si Super Friends din talaga ang pwede pangontra dito sa ganito klaseng lineup ng Next Play Evos. Also, giving space to Nets! Ulong sakit, pero yung Numinum Blast sakit ay mabibitawan at nandun si Boyd for the follow-up. Dalawang nakuha nila
Habang si Sinsui naman versus 3, andito sa may, si Domeng, free hit lamang siya, tinamaan si Boyet dito ng Appraise Strat, pero walang damage yon. Dadamba dito with the body slam. Habang si Sinsui atras yung turret ay nanganganib at makukuha na nga successfully ng NXPE. Hindi nagiging maganda yung pacing ng laro dito for the side of Onyx. Nababaliktad na ng NXPE yung momentum. Ngayon naman, NXPE, kailangan nilang ipagpatuloy yung pagiging aggressive nilang ganito. Nakakuha na sila ng Torre. Merong turtle na pwede. Possible ba ang next target nila dito kung makuha nila itong turtle ay yung bottom lane? Pwede, diretsahin na nila. Pero yun yung trade actually ng Onyx dito. Sabi nila, ito na yung route na sinabi natin. Kailangan nilang gumawa ng trades. Oops. Pero nandun pa rin si Ding DR para dumepenso. Uy, I'm offended play. Pero si Goyong ay nandito with the Black Dragon form. Hindi tumama yung Numinum Blast. Pero si Keke Dut ang kanilang tatargetin with the Arcane Shade. Ate Chantel, Kuya Butters, Kuya Burrito, anong trade? Wala kaming i-give up, wala kaming ibibigay sa kanila. Pero si Ryota nandito, gusto bumawi. Uy, si Ding, ang kanyang magiging target, tinamaan ang Petrify, may knock-up. And yung Dragon Tail, habang itatry lang niyang i-sustain, pero hindi na siya tatagal doon sa bakbakan na yun. Kaso nung time na yon, it was the X-Play na nakuha na side na Onyx. Better trade for next play Evos dahil nasira nilang Torre is the middle lane. Ang nakasira pa noon is Domeng DR. Domeng DR is now at 1-0-3 KD at nararamdaman na natin yung damage from the eyes on you. And speaking of this hero, meron na siyang golden staff and even the corrosion side. So imagine yung kung gaano kabilis yung kanyang mga hits dito sa laban na to. At yung side naman ng Onyx, ito na yung moments kung saan kailangan nilang piliin what is the better trade. Kukuha ba ng Torre sa may mid? Or dedepensahan ba natin yung bot? Kasi parang medyo, yun yung, doon sila medyo nadidisorient. Mm-hmm. Pero 40 seconds, still the first Lord. And hindi pa rin nakakahanap dito yung Onyx ng approach, ng ibang paraan para matalo yung side ng NXPE dito sa may Lord Fights. Napakalaking advantage na meron yung heavy spin against hero. Katulad ng isang Fredrin. Kasi yung Fredrin, matipuno yan eh. Isa lang dash yan eh. Hindi yan yung mabilis na hero na kaya talaga lumayo agad-agad. And hindi mo din naman pwede basta-basta i-knock up yung heavy spin. Yeah, yun nga eh. At saka parang ang plano lang talaga dito ng Onyx Philippines, dapat talaga mabitawang kagad yung heavy spin. Pero si Boyet kasi, hinahawakan lang niya yung heavy spin. Alam niya kung kailan gagamitin yon, and natuto na siya dun sa pagkakamali niya nung unang turtle take. Pero ngayon, siya ang uunahin and yung heavy spin ay nabitawan. Pero tingnan mo sa may bandang itaas, si Ding DR dito, tumatrabaho lang. Si Sneaky Ding, grabe ginago. Actually, ito yung naging reason din for next week Evos. Kaya parang lagi na di-disorient yung side ng Onyx kung dinepensa ba sila, kukuha ba silang objective. Kasi even kanina sa mga depensa nila sa may bottom lane, si Ding din yan nandun. Kakaibang ano na to, kakaibang MLBB ang kailangan ilabas mga players natin. Okay. Pero opening to walang heavy spin na gamit kanina. This could be the opening na kanina pa hinahanap ng Onyx. Pero si Ryota, lagi siyang napipilit na pumunta dun sa may taas. Lagi siyang napipilit na kahit pa paano ay bantayan yung kanilang base kasi tulak lang ng tulak si Ding. Mm-hmm. Yun nga eh. At saka, kung papansinin natin na itong si Ding DR, right after mag-clear sa top, pupunta sa mid, i-clear at ibabalanse yung minion flow. And ngayon, tingnan natin, si Ding ay ini-spotan lamang niya kung sino ba yung mga nakapaligid dyan sa may mga damuhan. And may heavy spin na available na. Andun yung Luminum Blast. Tilamaan dito itong si Zensui. Itutulak lamang niya, Black Dragon form, ay mabibitawan na ni Ryota. Sila ba yung panigoyong dalawang dragon ang lumilipad? Parang Chinese New Year yung maganap ko na. Kung hey, ganyan Pacho, nakikita ako pagka may ano. Pachoy. Grabe naman yung Land of Dawn ginawang binondo. Wow. Grabe yun. Pero again, yung Lord ay hawak ngayon ng NXPE. Ano, paano didepensa dito ang NXPE? Well, actually, ang Onyx. Actually, for Onyx, medyo mahirap para sa kanila dumepensa, pero good thing is that this is just the first Lord of our game. So, meron silang damage dito. 6.3k gold actually for the carry. So, meron siyang kit with the golden staff and even corrosion side. But we really have to comment yung ginawa by the way na next play on securing that Lord. Ginamit nila lahat ng mga pwede nang gamitin. Mapalayo na si Sunsui doon sa pwestong yun. Okay. So, ngayon yung Lord ay nandun sa may top lane. Ubus ang mga turrets dito sa first and second mula dito sa Onyx
Philippines. And ngayon si Boyet, nagtangka lang siya doon sa may bandang gitna pero umalis din na kagad siya dahil naramdaman niya yung damage ni Net at ni Sutsui. A lot of resources being used dito sa may area para i-defend yung base. This is a rivalry. This is the first meeting neto nila dito sa MPLPH and this is one for the books. And isipin nyo, Chantel, Burrito, paano kaya kung yung history books nakalagay doon, ikaw yung unang nanalo? Oo nga, oo. No? Parang ang dami mong... And bragging rights. Oh, bragging rights yun. Ay pare, ako yung unang nanalo. But, but speaking of mananalo, isa din sa mga possible reasons kung ba't mananalo dito next play EVOS, if magkaroon ng magandang initiation is Doming DR already has the Haas Cross. Ngayon naman, Onyx, meron silang kit. Again, nothing can go wrong with carry na merong item. Wala si Ryota dito. Okay na pa, Black Dragon form. So magandang cue yun para sa NXPE. Pero going back dun sa pinag-uusapan natin, yung story kasi ng dalawang kupunan na to is, di ba, halos laging nananalo ang NXPE. Pero ngayon, mapuputol ba ang sumpa? Well, that is one question that we will get to answer later, a bit later. Pero sa ngayon, tingin ko ano talaga eh. Parang... yung course nung destiny, yung course nung fate, nasa normal flow siya. Kaya, yung tipong nangyayari talaga, pero uy, pwede nilang baguhin to. Uy, nakancel yung Doming the Blast! Okay, Black Dragon form nandun! Yung Aniper na Aniper, hindi makakamang si Ding! Sa mga kamay dito ni Nets ngayon, si Goyong DR, i-actress ni nga rin. Grabe yung naging initiation, pero wala si Ding for the next 28 seconds. Ito, pwedeng pumusta siya ng Onyx. We have to comment yung ginawa ng Onyx doon. Pinilit din nila. And take note of the resources. Kompleto Purify, Petrify para dito sa mga Hedgehog. Wala na rin ikot si Boyet DR at maagang nakaposisyon si Kekidot. So, kailangan malaman ni Brusco na meron dito. Nets at saka Kekidot yan ha. Pagka talagang napiglasan si Goyon di alo kahit si Brusco. Allah, grabe yung damage dito. Buti na lang nailabas yung shield at naiwasan yung normal damage mula kay Nets. May Numinum Blast, yes. Pero yung Lord dito ay bumaba na sa 30% yung health. Heavy spin. Bibitawan na kagad ni Boyet here pero mani-reset yung Lord. Good decision mula sa Onyx Philippines. Mag-aatras sa nila pero andito si Ryota. Boyet! Tatapusin nila. Eki Doming. Nets dito with the Lord. Pero si Goyong dito ay hindi niya hahayaan makatakas. Kekedot and Doming DR with a triple kill. Hindi pa sila tapos. Inyo yung Lord. Amin yung apat ng miyembro nyo. Ding, Goyong, nandito sila sa may area. Apat pa ang miyembro ng side ng NXPE na namubuhay. This is Nets against the world. Up ba yung Lord? Hindi pa natin na nakikita. May possibility si na makakita. Hindi na makita yung araw. Okay. Sa baba. Sa baba, dumaan. Nako ah, sa baba, dumaan. Kaso yung meron Lord. Doon, meron nagpo-push. Uy, wait lang ah. Okay, kompleto pa. Yung mga minions, yung flow ng minions sa may top lane. Okay, so makakahinga ng maluwag ang Onyx Philippines dito. Pwede nilang gawing reset to. Ito talaga yung total reset for our teams. Ito na yung mga moments kung saan napaka-importante talaga ng initiation. Ginamit yung heavy spin para lang hindi makapag retribution or para ma-reset pero nasa lupa din. So ito na yung sinasabi natin, nothing can go wrong with the carry na merong items. Speaking of items, kompleto na actually. At tatanggalin na lang niya yung pantalon niya later on, yung kanyang new jeans. Meron, well, actually, oh my God. But still, ang isa sa mga factors na tinitignan ko dito, baka may miscommunication na naganap doon sa mga panahon na yon. Kasi habang hini-heavy spin ni Akai or ni Boyet, yung mga members ng side ng Onyx, baka ang call doon, banatan niya yung Lord, banatan niya yung Lord. Para makuha nun, tapos siya yung magre-retry. Kasi gusto niya lang talaga yung retry. But the thing is, na-reset bigla. And it wasn't worth it in the end. Possible. Ganun nga sana yung call ng side ng Next Play EVOS. Kasi abot pa rin yung range kung if ever na may kumuha doon. So, pwede din. Pero ngayon, lane management. Kung titingnan natin yung mapa ng Next Play EVOS, meron pa silang Torre na first year doon sa top and even bottom. Ang pwedeng route for them to go for one-way push is yung bottom lane. So, yun yung possibility for them.
Mm-hmm. And kung papansinin natin, binabalansin na rin ni Ding DR yung minions doon sa may bottom. And yun yung importante, no? Kailangan makontrol nila yung equilibrium ng minions. And lalo na, 30 seconds na lang ay mabubuhay na yung Lord. So magpepestuhan na yung magkapilang kupuna na to. Oh my goodness, this is a rough fight. 10-4 ang score natin. Onyx hanging by a thread. Hindi sila bibitaw dito basta-basta. Nakakita na tayo ng signs of life. Hindi papayag ang Onyx na matalo lang sila dito ng basta-basta. And tingin ko, ito yung ano eh, magandang rivalry. Yung pinupush niyo yung isa para maging best version of yourselves. Malagoko and Vegeta. Ay, ganito yun. Ang naisip ko kanina Pokemon kasi merong best version eh. I wanna be the very best. Tama. Pero baka makakita tayo ng makakakaibang super, baka ito na yung final Super Saiyan form for the Super Sophomore. Buti na lang super nung, pero gusto ko lang i-point out na buti na lang si Nets yung nakakuha doon nung last Lord. Kung hindi talaga. Kung hindi, this could have been ended a while ago pa. Pero dahil nakuha nga ni Nets yung Lord, eh talagang magtutuloy pa tayo at magiging intense pa yung laban natin. Pakiramdam ko nga yung mga audience feeling na nalo dito yung shooting gallery. Feeling ko mga dalawang Lord pa eh. Ano na yan? Medyo kapit na yan eh. Okay. Feeling ko dalawang Lord pa to eh. Okay, so sinusunog lamang ng Molten Essence. Pero okay, so mob na dito si Kekedot. Black Dragon form, may lumabas na nga rin yung Heaven Spell. Ooh. At si Boyet ay masisecure na niya yung Lord. At ngayon may conceal na gagawin. Ala, dito ang Necro Evos, pero nandun yung Anay for Nye. And this time around, walang mamamatay para sa both parties dito, pero yung Lord ay nasa gitna. Hindi na pinipilit dito ng side ng NXPE na kumuha pa ng kills. Alam nila na nasa kanila yung advantage. Alam nila na nagmamarcha na yung Lord dito sa may gitna. Ito na ba ang konklusyon netong seryeng ito o mapapagpatuloy pa ba ng Onyx yung kwento? Take note, walang Purify si Nets. So pwede siyang targetin anytime! Ulang kita ng Hawken this time! Si Bruce Goodyear na-cancel yung kanyang numinong blast. Nets, ngayon tuloy-tuloy. I like to find a ability. Goyang DR dito ay makakakuha ng dalawa since within. Ngayon, kakayanin ba dumipense dito ng Onyx? Pero si Goyong ay mamamatay. Naku, madedepensa! Sa proseso, makakadepensa pa dito mga hedgehogs. Oh, wala mga HP mga players dito next play Evos. Kaya dedepensa ang Onyx. Guys, sinabi natin mukhang dalawang Lord pa ang ating inaantay. Pero kailangan niya ng Onyx bantayan yung mga split push. Actually, hindi split push. Grabe mag-clear na minion si Ding. Kasi kanina, na nagla-lord, si Ding nasa gitna lang eh. Ayaw paawat nila, idol. play na play ang mga idol. ML na ML eh. Oh. Tingnan mo, 19 minutes in. Isang magandang team fight na lang to for both teams. And ayaw talaga nila ibigay yung kahit anong risk. Ang daming kumuha ng immortality kanina. Buhay na rin si Goyong. This is still a 5v5 MLBB game. And this is going to be, well, actually, hindi nga going to be. Talagang literal, magandang laro na siya agad eh. Oo. Yeah. Parang ito na yung isa sa mga pinakamainit natin na nalaban na this week. Talagang palitan ng mga damages, palitan ng mga positioning para sa ating mga teams. At, well, Sunday. Happy Sunday. Sulit na sulit para sa ating mga MPL fans. Mm-hmm. And we have immortalities being locked in by our players. And we have 50 seconds bago mabuhay yung panibagong Lord. And this is a different position for our players. Kasi usually makikita mo, pupuesto sila sa may Lord Pit. Pero iba ang gusto nilang mangyari. Ayun, tingnan mo yung ginagawa ni Boyet dito. No? Kinakapa niya yung mga bushes para lang naman and yung mismong area para makita niya kung saan ba nagtatago itong mga hedgehogs ngayon. Ilalagay niya sa kanyang poder itong purple buff. And kung papansinin natin, Onyx Philippines, kailangan nila mag-alisan dahil kailangan nila mag-clear ng minions, especially dun sa top lane. Oh, mabilis kasi talaga mag-clear si Ding. Tapos after mag-clear ni Ding, sama na ulit siya sa teamfight. Meron pa siyang petrify. So we have to take note of the spells. Meron din petrify holder for the side of Onyx. So pagalingan na sila dito mag-set up from... parang ito na to eh. Ito na yung mga nangyayari sa buhay mo na dapat kung ano yung pinagawa sa'yo, yun lang yung gagawin mo sa teamfight. Kung kailangan mo mag-petrify sa tatlo, kailangan mo magawa. Alam mo, ang iniisip ko na nga ngayon, ay, manaipit! Mga XP laner talaga mo, wala na lang, pero Supra naman!
Pop yung immortality niya dito, pero mananock up siya ng Lord. Boyd here, hindi sapat yung kanyang damage. Wala na ring heavy spin mula dito kay Boyd, pero magandang decision para sa Onig. And sa next play, ito sa ilagay sa gilid, pero hindi tumama yon. Nandun yung charge. At si Ding, nandun sa may bandang likod. Si Ding, si Ding! And matutod lamang siya. Makakamakas ba siya? Hindi siya makakashoot. Alpas! And nets dito with the killing spree. Oh! Pero di pa tapos. Ang laban nito yung next play. Kasi makakabawi din. Kekedot, si Goyong DR ay mawawala doon sa naging proseso. Pero naku, nakakabrihit itong si Doming, ha. Okay, so aatras na muna 4 or 2v1 yung naging sitwasyon at namatay doon sa initiation na yun. Mas crucial ang nangyari casualty para sa side ng Onik dahil ang natanggal is Sensui, which is the retribution holder. Pero hindi pa rin po ito pagkakataon para sa next play Evos na mag-secure agad ng mabilisang Lord dahil buhay si Nets, buhay si Super Prince, at we are now 23 minutes para sa ating laban. And Super Prince right now is on a roll dahil masakit na ang kanyang damage. Out of 7 kills, 6 doon ang nahawakan niya. Hello, si Brusco dito, ha, na I'm offended siya doon. Pero ang sakit na ng damage. Oh, tanggal yung immortality. Okay, pop yung immortality. So maganda ito para sa side ng Onik Philippines. Ngayon ka lang makakakita ng Goju sa Toro na nagkakamehame wave. Crossover na to ng mga anime. Crossover na to, nakikita niya naman. Bilog na bilog yung binabato niya. And purple na purple. But Sensui and Boyet, DR, sila ang naglalaban dito. Teritoryo nila to. Kaninong retre ang mananaig. Uy, si Ding, Ryota humaharap na Sensui. Uy, nandito na rin siya. Willing sila i-commit lahat para dito kay Boyet. Boyet, yung Dawning Light. Naku, si Gekid at Sensui. Uy, si Dawning, si Dawning. Nung Lord. Pero nandun yung pag-follow up mula kay Goyong DR. Kakayanin nga ba ni Ryota makatakas dito, Brit? Si Doming DR dito. And this time, si Goyong DR makakakuha ng kill. Grabe yung pagsuzone mula dito sa side ng next play Evos, at sila ang makakakuha ng Lord. This is the fourth, fifth Lord. Basta napakadami ng Lord na nakuha dito sa ating game. At matagal bago mabuhay si Kekedot and Ryota. Walang inhibitor turrets ang side ng Onik. So lahat ng mga kailangang ilabas na mga skill ay kailangan nilang gamitin. Uy, para dumepensa. May conceal play sila na gagawin at si Sensui. Si Nets, Nets! Goyong. Nets! Uy, andun yung... Okay! Wala si Goyong dito habang si Sensui aatras. Nailatag yung Electrify ng blow. Wala pa yung Lord dito. Kailangan munang kumalma ng next play Evos. And yung Lord ay papunta pa lang doon sa may bandang gitna. Pero mabubuhay na rin si Ryota. Oh, pero nung time na yun, meron Lord diba sa gitna kasi yung dalawa umuwi. Parang mali pa lang information na aking nasakop. Sabi ko dalawang Lord ang kailangan, parang tatlo pala. Onik NXBE playing the MLBB game of their lives right now. And kung sino man ang manalo dito, ang ganda. Tignan to, kumbaga, pagka tumanda tayo lahat, babalikan natin to. Magiging masaya yung nanalo dito. Yung natalo, magiging malungkot. Alam mo ba, Apo? Alam mo ba, Apo? Noong araw. Noong araw. Dati. MPL Season 11. 24 minutes yung, 28 minutes yung tinagal nun eh. At yung 24 minutes na to, punong-puno ng action. Oo. Mm. Sa sobrang tagal na itong larong to, amazed ako na may tori pa sa taas. Dito yung NXPE. Oh, kasi kanina meron silang... Meron pa silang first year turret, both mid lane and top lane. Pero konting-konti na lang. Yan yung pinaka-matibay na tier 1 turret na nakita ko sa buong MLBB. Well, actually, oh, so ibig sabihin, hindi na talaga nakakapag-split push. Hindi talaga nakakapag-split push. And I don't think meron silang ganong capability dahil Yuzong ang kanyang gamit. Kailangan niya talagang abangan kung saan man gagaling yung Benedetta or else hindi siya makakahabol. Mm-hmm. At saka hindi rin kasi sobrang komportable ang Onik Philippines sa habang hindi nila nakikita sa mapa si Ding eh. Kaya makikita natin si Ryota, even si Super Friends, lumilipat siya or pumupunta siya dun sa mga lanes kasi gusto nilang malaman, baka mamaya kasi may split push na gawin dito ang NXPE. And sobrang laking threat nun para sa Onik Philippines knowing na butas na lahat ng mga inhibitors nila. Well, actually yun talaga yung edge ng next play Evo since
around 17 minutes started mm-hmm. yung kanilang minion management. And even dito para sa Onyx, kasi meron silang damage, maganda din initiation sila, masakit na si Nets. Pero alam mo yun, ang dami na kailangan i-consider kung na-clear ba yung minion wave or hindi. Eto na naman, narinig na naman natin yung pinaka-inaabangan ng lahat. Meron na ulit tayong Lord. Pero itong Lord ay makunat na. So may choice ang mga players and mga teams. This could be a bait na lang. Bait Lord yeah. na lang para mapala. Pero hindi. Uy. Anong makunat? Meron kaming damage. Igogo ba nila to? Ang bilis lang. Sinasabi ng Lord ngayon, pagod na Akez. Tama na si. Na Akez. Tama na si. Five na Itay. Uy, pero habang nagkakaroon ng Lord dance, ha? Oy, Nets. Ito na naman yung plano nila. Ito na naman. Ganito yung plano na ginawa kanina na yung NXB. Gagana kaya para sa kanila. Okay. 29K. Okay, bababa na Nets sa 40%. Kay kidot, ha? Nets kay kidot sa baba, ha? Tapos okay. Si Ding nasa taas, ha? Nako, may split push. Wala si Super Friends. Kay kidot at Nets. And nagpakita na sila. Finally, pero si Goyong at si Doming, wala pang idea dito. Pero ayan na, may Numinon Blast na nakarekta dito. Heavy spin. Ay kakasa, masyadong malayo dito. Pero si Sanjuin ang makakakuha ng Lord. Sabay iska po. Yung mga members ng Onyx Philippines. Pero di pa tapos sa Lake to find mo lahat dito. Ding, ding. Ay, nahihila! Ang ganda ng kuha dito ng mga members ng NXPE, yung knock-up. At si Doming DR with that go away. Ooh! Pero napakasakit! Oh my goodness! Wait lang! Yung minions and si Ding DR dito. Pinaplano niya sana niya i-clear. Pero nakatulog ang Onyx Philippines. Atrasan muna and NXPE makakahinga pa. Dito tayo magkakaroon ng problema para side ng Onyx. Yes, nakuha nyo yung Lord. Pero the Lord is going to travel papunta doon sa base ng kalaban, doon sa may bottom lane. At isa ito sa mga pinakamahabang path na pwedeng i-take ng Lord. Wala pang mga bawas dito yung mga mid lane turret nila. So this is going to be a long ride. May possibility pa nga na umabot pa si Brusco at si Boyet. Oh, may chance pa talaga. Again, merong models. Merong Chakadal, si Doming DR. Pwede niyang gamitin para mag-clear ng minion wave. Pero inaantay dito yung mga malulupet okay. na mga paghila. Uy, pero hindi nakataka si Ding. Hindi siya nakasurvive, pero sakto yung winter expansion niya. Pero si Nets ay, dito, pwede na siya mag-tower lock. Here we go! At mapuputol na ang sumpa. Onyx Philippines with 2-1. Turning the tides! Wow! Pinaglaruan ang tadhana! Grabe! Sabi nga nila, it was a roller coaster ride with you guys. Who would have thought? Wow! Sa tinagal-tagal, na Nextly iwas yung lamang. Isang team fight lang pala ang kinakailangan. And that team fight led to a fate being broken. Parang yung destiny na bale. Wow! Grabe yung ibinigay ng dalawang kupunan na to. Next play, Evos. NXPE, wow. Ang ganda ng performance na pinakita nila doon. Chantel, Burrito, wala tayong masabi sa pinakita nila. They gave their all. But, isa lang talaga mananalo eh. That is the spirit of competition. And the better team won today, Onyx PH. Sila ang mas handa. Sila ang nagkaroon ng mas magandang mental fortitude. And I think that was the recipe for their victory. Sobrang laking bagay talaga na pagdating sa isang, lalo na pag long game, one wrong entry could cost you a game. And yun yung nangyari para sa side ng NXPE EVOS. Pero syempre, sobrang kudos sa Onyx kasi na-extend nila yung laban ng ganun. Kakarambot na lang talaga ng lahat ng mga pwedeng depensa at pwedeng tawagin ay tinawag nila pero na-depensahan pa rin nila. Mm-hmm. Dumating na sa punto na napapagod na Akes. Itong Lord na ito. Akala ko ikaw. Hindi. Hindi. Akala ko napagod ka. Hindi. Meron pa isang game. Burrito. Grabe. Hindi natin in-expect na hahantong sa ganun yung naging laban na yun. Kasi nakita natin kung
paano pumusesyon yung magkabilang panic and kung gaano nila kabasa ang isa't isa. No, may mga split push threat mula sa kanila. Pero again, na-control nila yung advantage and disadvantages ng bawat isa at humantong doon sa punto na nakuha na in one big clash ng Onyx Philippines. Alam mo, gusto ko yung sinabi ni Burrito doon eh. Parang it's all about the positioning. And tingin ko isa din sa mga bagay na pwede natin ipunto doon is baka naging komportable sila na may advantage yung Akai sa retrihan laban sa isang Fredrin na nakalimutan nila yung mga timings na kung kailan nila pwede gawin. Yeah, good point yun kasi may mga moments too early yung heavy spin. Pwede sanang gamitin to secure the Lord. Kaya ang dami nating extended na Lord team fights. So I believe dito for Onyx Philippines, doon naman makikita yung pag-evolve nila into, and since this is their sophomore season, nakikita na yung naging improvement nila on how they play, on how they take objective takings. But definitely for next play EVOS, a lot of improvement ang pwede pa natin makita sa kanila on the upcoming days and weeks of MPL Season 11. This is just week 2, right? Grabe, so, no? So, mas magiging intense ba yung mga laban natin next time? May mga teams pa na magkikita pa ng isa pang beses. So, meron pang oras para makabawi. But, yung mga ganitong laban, this is one for the books. And I think we really have another rivalry dito sa MPL Philippines. Not only Season 11, na this is gonna go up until, sabihin na lang natin, the next seasons na meron tayo. Guys, it was a pleasure to cast for you. Pero ipapasa muna natin dito kay Mara Aquino para sa winner's interview para malaman natin kung ano ba nakakamdaman ngayon ng Onyx PH. Thank you, casters. Now I present to you the winner of the intense match, Onyx Philippines! Congratulations! Ito, gustong sumagot ni Boss A. Kinuha niya yung mic. Ito, talagang gusto niya tong question na to. Ano mo, sa likod, a lot of people were saying, ang ganda ng laban, ang ganda ng clash. Sobrang tight ng match. How is it like facing the new NXP? Alam ko, lagi kayong nagtatapat sa mga grand finals, sa iba't ibang torneo. Ngayon, you meet sa MPL. You have one season ahead of your opponent before you met here. How special was it to beat them here on your stage? Nakaon yan. Meron? Yes, meron. Actually, nakaka-proud po kasi it's been a year since we've faced them on a tournament stage. And it's just a nice feeling to be able to share the stage with them after a year, tapos nanalo pa kami for the first time against that same team. How is it like bago kayo, alam niyo naman na today you're gonna meet them, bago kayo pumasok dito sa stage, ano yung mga usapan? Kasi, syempre, may type of revenge tayong gustong gawin dito. Sino yung pinakagigil? Kasi, alam ko, kumpara sa mga ibang laban, medyo mas mabigat to sa inyo in terms of the pride, right? So, sino dito, if we can point out, yung pinakamaraming sinasabi, yung pinakagigil? Si Rapidot. Oh, Rapidot! Oh, wala dito. Si Keki Dut na lang. Oh, ikaw. Okay. So, gaano kabigat ba itong laban na to para sa inyo? And ito ah, bakit naging Keke Dut o Keki Dut? Ano, ginaya ko si Rapidot. Oh, okay. So, yun. Oh. Okay. So, gaano kabigat ba itong laban para sa inyo? Na gaano ka-importante na mapanalo nyo to? Wala po. De, sabi kasi ni Coach laruin lang daw po namin yung nakalimutan na namin yung yung dating nangyari. Bago na yung Ayun. Okay, clean slate. Fresh start. Speaking of, every time you finish the game at 15 minutes, kayo yung nananalo. First time na umabot ng gantong kahaba, panalo kayo. What is it about finishing early game na pagkatapos nung about 15-minute mark, nahihirapan kayo? And what's different about this time? Because 28 minutes, you guys won. Pwede mong ipasa? Sa comms po namin, kalmado na kami, di kami nape-pressure kahit na sobrang laman na yung kalaban namin. So today, it was different because of the comms.
Sa ano, narete ko na yung Lord. Ayun. Hindi ko narete kakapan. Oh, speaking of, wait, I want it Nets. Oh, pag-usapan, ay, ang dami mong fans. Pag-usapan natin yung game number 2 na muntik nyo nang ma-sweep yung kalaban. Nandun ka na, nag-segue ka na, split push. Lagi nangyayari. Lagi nang sabi nga ni Aika nga ni Manjil, isang one hit na lang. Anong sinabi mo sa comms nun? Gano'n kayo kagulo nung time na yon? Si Prince, di niya kasi yan eh. Hindi niya inultihan yung isa eh. Naka-uwi. Naka-uwi. Saka lagi nangyayari yun, yung one hit sa RSG din yung ano, yung playoffs. Hindi rin natapos. Wala talaga ata, di talaga ata matatapos. Anong sabi mo nun sa comms? Dip na lang. At coming into, syempre, gusto mong bumawi, game number 3, gigil ka. Anong sinabi mo sa team mo before coming to game 3? Chill lang, kahit maka-early sila, basta kami bahala sa late game ni Prince. And take a look at what they've done. It took about 28 minutes for them to win the game. Congratulations once again, Onyx Philippines! You may now take your bow. Go ahead. Titilik silang lahat pag walk niyo doon. Oh, take your walk. Excited ang inyong mga fans na maka-appear kayo dyan. Old Foes meeting sa biggest mobile esports league of the country. They're one season ahead and they showed that now they are much stronger. Onyx Philippines. Himayin natin ang ating laban at balikan na natin ang ating casters. Casters, pasok. Nakikita mo naman na napaka-lighthearted talaga ang pagkakausap ang Onyx dahil nakikita mo yung ano eh, yung nag-enjoy lang talaga sila and napaka-simple lang ng mga comms na binibigay nila. Wala, dip lang. Tsaka isa rin sa mga tumatak sa akin doon, bakit nga ba Keke Dut ang pangalan niya? Wala, ginaya ko lang. Para sabi pa nga natin, hindi, idol ko po. Sana ginawa na story, idol ko po kasi sa legacy, yung mga ganun-ganun. So, pag ano eh, hindi, ginaya ko lang. Pero sobrang light yan, totoo. Yeah. And with that, talagang makikita mo na parang natanggalan ng tinik, yung ng baka ng tinik, yung Onyx dito na natalo na nila yung kanilang mortal na kalaban ever since nung nasa amateur scene. And isipin mo, yung parang story talaga, nobela talaga yun, na natalo mo sila sa grandest stage na meron tayo dito sa may Pilipinas. Mm-hmm. What a story, ladies and gentlemen. Pero guys, kailangan natin himayin kung ano nga ba yung mga nangyari doon sa mga sa larong iyon. Kaya ipasa muna natin kay Chantel para sa post-game analysis. Maraming salamat, Butters. At talaga nakita naman natin doon sa laban na yun kung bakit pinatunayan ng ating mga players na matagal na talaga silang magkakilala at matagal na silang nagkakalaban dahil it was a very intense game, very long game actually. At nandoon yung kanilang mga strategies. But speaking of strategies, parte na strategy ang hero composition. Now, looking at the hero composition of Next Play EVOS, maganda yung kanilang pang-hold pagdating sa pag-clear na minion wave. Meron silang hero dito ni Ding with the Benedetta. Pero yung lineup kasi dito ng Onyx, paulit-ulit nating sinabi at sa lahat ng mga susunod na laban na merong carry. Pag meron na talagang item ang carry, mahirap na siyang pigilan at samahan mo pa ng crowd control na pwedeng ibigay nung pang-late game din na hero, which is Savior and the Ruby actually for the crowd control naman. So looking at the total team statistics, ang ganda nung nga patong in terms of the team participation para dito kay Nets. Lahat ay definitely lalamang ang Next Play EVOS pagdating sa all other factors dahil nga naman sila talaga yung lumamang doon sa early part of the game up until the late game. Pero nanalo talaga ang Onyx pagdating doon sa last team fight, which cost the game to win, to be won by Onyx dito sa ating laban. So a monster gold stolen story dito is a comeback for Onyx Philippines. But really have to commend yung kanilang MVP and even their jungler, which is Sensui. Sakto sabi niya sa interview, na retry ko na yung Lord eh. Isang retry na lang boss ang kinailangan. 157 KDA, 73% kill participation, and look at the items. Talagang siya na rin ang magbibigay ng added support in terms of sustain para sa kanyang mga kakampi. Hindi na tayo ginulat ni Sensui with this stable and solid performance dahil this
is his sophomore season, talaga namang nag-evolve na kung paano sila maglaro pagdating sa team fight. And kung titingnan natin, 4 minutes up until maybe around 20 minutes ng laban natin, lamang ang next play, Evos. Pero inunti-unti at talagang naging pasensyoso ang side ng Onyx para dumepensa. Ito na yung maganda, yung mga bitaw at initiation. Pero yun yung mga moments na nanggigil at napapalalim ang mga players ng next play, Evos. So ito din ang pinakamagandang nangyari kaya na-extend yung laban. 13-minute game time yung nakuha at naagaw yung Turtle, yung Lord ng side ng Onyx ng time na yon. Kaya kahit wala na silang inhibitor turrets, naging mas madali pa sa kanila para ma-extend yung game natin. Ito na yung mga pumipitik-pitik yung mga shuriken blades ni Kuya Nets. And it's all about them being the stronghold, being a fortress actually against next play Evos. At kahit nagkaroon ng dikit-dikit, look at Nets. Usually, pa nakikita mo si Models, gusto mo nang umalis. Pero dahil meron siyang mga kasama at yung naging strength nila nung game number one, ay mas pinasok pa nila. Yes, this is the play. This is the last team fight na nakita natin. Take note that Kekidot has the immortality. Hindi siya umalis hanggang mabasag yon. And Super Princess position ay hindi naging madali para sa next play Evos na matarget. Kaya naman, Onyx Philippines ang nanalo sa kanilang pagtatagpo. Naduktukan ang rivalry ng ating mga teams. For sure, ay madami ding gustong sabihin ng ating mga casters for that team.